Magandang araw mga kaibigan. Nasanay na sa mabuti kayong kalagayan. Ngayong araw mga kaibigan, bigyan natin ng konting reaksyon itong kalamidad na dumating sa Germany. Ito ay sa Western Europe mga kaibigan, sa Belgium. Ayan, dun sa bandang Belgium. Yun nga mga kaibigan, alam naman natin na talagang tinayfon din yung China. So from there, talagang tinayfon din yung Germany. So grabe talaga yung nangyari mga kaibigan. Ang daming namatay at marami pa din missing. At talagang nakakalungkot yung kanilang mga nangyari. Dahil tingnan mo mga kaibigan, yung kanilang mga gamit talagang putik lahat. So, nakakalungkot talaga. At yung nga sinabi niya na yung kanyang office na talagang wala. Talagang yung office niya umabot pa sa hanggang parang umabot sa bubong ang tubig na pumasok sa kanyang office. So, lahat ng kanyang gamit, lahat mga computer at iba pa, talagang putik at basa. Pati yung electric wala. So, talaga nakakalungkot mga kaibigan. Ayan. Yung yung business niya is parang mga engineer. So, maraming, yun nga, sinabi niya na itatry niyang relocate yung hard drive, yung mga files sa kanyang client. Kasi nga, putik lahat. So, makikita mo talaga mga kaibigan na talagang winasak ng bagyo itong area na ito ng Western Europe. Ayan, so makikita mo mga kaibigan na talagang akala mo Pilipinas lamang. So nangyayari din mga kaibigan sa ibang country, 'di ba? So walang pinipili talaga itong bagyo. Kahit sa mga developed country talagang nangyayari. So katulad nito mga kaibigan, itong kotse na ito na talagang talagang umano na sa ilalim ng lupa. Dahil nga sa flood. So, talagang naiipit na. Yung mga bahay kasi, parang bumababa. Natabunan ng mga lupa or soil. So, yun yung nangyayari mga kaibigan. Ito yung bahay. Tingnan mo, itong bahay dito na talagang natabunan halos ng lupa dahil nga sa flood. At ito yung kotse. So, yun nga sinasabi na din ng iba mga kaibigan na nalungkot din yung iba. Parang Philippines, di ba? Kasi pag meron tayong mga kalamidad, minsan kinukomplain natin na walang gobyerno na nag-action agad. Ganon din sa kanila. May mga ganon din silang mga complaints. So, makikita mga kahit saan talaga meron talagang mga complaints pagdating sa government. So, mga ganon. So, nagtutulungan naman yung iba mga kaibigan talagang kanya-kanyang linis at tulong-tulong na rin. At itong sila, yung kanilang talagang business na noon pa may talagang invest ng kanilang kaninu-ninuan, talagang wasak lahat, sira dahil nga sa putik. At ito ay parang shop siya mga kaibigan, yung business na parang mga shop na maraming mga car shop, kahit mga pieces o yung ganito mga kaibigan. Ayan, so yung mga gamit nila dito ay tinatry nilang kuhanin or linisin kung meron pa ba silang makukuha. So, talagang nakaka-stress mga kaibigan dahil yung mga investment nila back to zero. May mga government naman na nag-visit sa kanilang area at yun nga sinasabi na talagang tutulungan sila at magbigay sila ng financial na pangangailangan para maibalik yung kanilang normal na pamumuhay. Ayan mga kaibigan, so ito yung office ng isang residente na talagang putik na putik. Ayan, so makikita mo talagang sinasabi niya halos sa ibubong yung tubig na yun niya pati yung kanyang mga gamit talagang binuksan niya itong mga gamit niya mga kaibigan. Kung makikita mo talagang tubig at putik. Diba? So nakakapanlumo mga kaibigan itong mga ganitong pangyayari na ginawa mo yung business mo, yung source of income, lahat napunta sa wala dahil nga sa ganitong pangyayari.
So, talagang nakakapanlumo mga kaibigan. At ito nga itong story niya, sinasabi niya mga kaibigan na months lang sila lumipat dito sa area. At talagang binigay nila ang lahat para ma-renovate at pati CR, lahat. Ni-renovate nila, binigay nila lahat, nag-invest nila lahat para ma-remodel yung bahay na pinaglipatan nila. So, balit mga kaibigan, dumating itong bagyo at tila parang bulan na nawawala ang kanilang ano. So, sinasabi natin ang back to scratch na naman kasi nga yung lahat na na-invest nila ay talagang nawala. So, napakasakit mga kaibigan, nakakapanlumo, no? So, yun nga, makikita mo yung mga pangyayari doon sa China and then sa Germany din. Ito ay sa Western Europe. So, napakasakit. So, talaga namang itong natural disaster na mga kaibigan, hindi mo talaga din maiiwasan. Kahit sino pong tao or kahit anong country po, talagang walang exempted dito kasi ito po ay natural disaster. So, kahit paman saan ka pupunta, kung talagang natural na yung yayanig sa'yo, wala po tayong magagawa. So, kailangan po natin ay laging safety. At sana yung government natin talagang mag-action agad. Ayan. So, ayan mga kaibigan. Kayo nang bahala mag-opinion. Kayo nang bahala mag-react. Just comment down below. And please don't forget to like and subscribe my channel. Maraming salamat po.